Hi, magandang araw sa inyong lahat at narito naman tayo ngayon. Gagawa tayo ng commentary sa nakalipas na presentation ng oral practical examination ng ating mga mag-aaral nagmumula sa Sultan Kudarat na area. At tayo nagpapasalamat sa mga dumalo. No, kanina, we have the following who went for evaluation. Sina ni Nathan Rodriguez, Emily Catalan, Maritis Lapay, and we have si Jennifer Hilapay, si Joelian Calvo, and si Eileen Apostol, Charimar Malunes, and then of course si Risa Martil was there, and then nandun din si Madam Zelda Panturilla. Kanina we have a special guest, nandun si, of course, ang ating pinakamamahal na presidente po natin sa Region 12 Massage Therapy Association, si Ma'am Ermi Lagdamen. And of course, nagpapasalamat din tayo sa nag-sponsor ng ating pananghalian kanina. Ang grupo po ng ating kilala at mga batikang mga kasapi ng Therapeutic Massage Clinic, ang dating Takurong Massage Clinic na pinangunahan ng isa sa mga owners nito, si Ginoong Alfil Popoy Tobio. Ayan sir, maraming salamat. Talaga napakasarap ng pagkain na natikman ko kanina, yung talagang Ilonggo delicacy na sinasabi niyo kanina. So, ang gagawin po natin, of course sa mga darating na mga sandaling ito ngayon ay panoorin natin, no? Ano yung mga key points? Ano yung mga learning areas po natin kanina? As we said, ang pag-aaral natin ay continuous, no? Patuloy po yan. Hindi yan nagtatapos sa isang segment lamang, sa isang pagkakataon lamang. Kaya tingnan natin, tunghayan natin, tayo ay magkaroon ng baliktanaw sa presentation kanina at we try to take a look on what learnings we have had kanina. No? Ika nga ni, ano kanina ni Ma'am Hermes, sabi niya, maraming salamat sa Sultan Kudarat Group kasi marami din siyang natutunan as she was there to witness the oral and practical examination. Ano-ano yung mga key areas na napansin natin kanina, at ang gagawin natin, himahimayin natin ang nangyaring presentation kanina, although hindi natin masusunod yung presentation ayon dito sa ating video, but I just would like to make some highlights, no, kung ano yung mga dapat nating pansinin at napansin natin kanina. So baliktanawin natin yung tatlong stages of massage. You have the pre-massage, massage proper, and the post-massage. And then although ang bulk ng ating presentation is more on the massage proper, pero gusto ko lang bigyan natin ng diin yung mga key areas na dapat natin bigyan ng pansin, no, lalo na sa pre-massage area, no? Una sa lahat, pag sinabi natin pre-massage, ito yung bahagi na kung saan ay unang makikita yung inyong kakayahan, yung inyong ability to express yourself, yung inyong kakayahan to present yourself, no? Kaya yun yung sinasabi natin na mahalaga yung first 5 seconds, yung unang contact ninyo with your assessor. Kasi kailangan nyo maipakita sa kanya agad yung inyong galing, no, inyong husay sa inyong sa larangan ng pagmamasahe. It doesn't have to be perfect, it doesn't have to be really, gumagamit ka ng mga talagang highfalutin na English na sinasabi, pero importante lang yung inyong alaman, no, yung kaalaman mo. And then para tulad na nabanggit natin, para ma-emphasize natin yung yung magandang presentation skin na sinasabi, dapat masanay kayo na magkakaroon ng eye contact with your assessor. Habang gumagawa kayo, huwag niyong iwawala, no? Paminsan-minsan ay tumitingin kayo sa inyong assessor kasi siya naman po talaga ang magbibigay ng talagang pinaka-assessment, no? So, ayun nga po, huwag nating kalimutan yung nabanggit natin kanina. Ito bahagi po ng preliminary, sika nga, no? So, yung pagpasok mo, bitbit mo ng gamit mo, make sure that complete yung lahat ng mga things, no? Lahat ng paraphernalia, kompleto yon. And then, yung opening salvo ng pagsabi mo, of course, yung pagkatok mo sa pintuan, and then pagsabi mo ng good morning, sir. Ako po ay si examinee number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. So, yun po, no? Yun yung po unang ano natin.
And then yung gamit ng gesture, no, yung gamit ng kamay, yung pagtuturo. Lagi kong ina-emphasize po yan. Huwag nyo ibaba yung kamay nyo habang itinuturo nyo sa isang object. Halimbawa, naman sa table, huwag nyo ibababa hanggat hindi kayo properly acknowledge. Okay, and then ang sumunod naman, yung dalawang mahalagang component ng pre-massage, we have the documentation and of course the preparation. So sa documentation, dapat yun nga, in-emphasize natin yung gamit ng mga forms. No, you have three forms to be used during the oral practical examination. Ano yon? Ano yung tatlo na yon? Ang tatlo na yon ay yung client intake form, and then yung SOAP form, and the post-evaluation form. So yun po yung inyong gagamitin. And then nagkaroon tayo ng run-through kung paano nyo gagamitin yung inyong mga paraphernalias, lalo-lalo na yung inyong vital signs paraphernalia, no? Yung paano nyo siya gagamitin. And then we also went towards tumungo na tayo doon sa preparation ng ating client. Of course, yung di ba, yung sinasabi natin, paano kayo mag-interact, no? Kailangan maramdaman yung client na siya ay importante, siya ay kailangan natin, hindi lang kailangan natin, kundi siya ay talagang mahalagang bahagi ng ating gawain bilang mga massage therapist, no? And then, yun, well, of course, sa konteksto ng presentation, yung sinasabi natin, yung pag-roll ng towel, kailangan very proficient, maganda, no? Sa pagsimula, of course, ng inyong, yan, katulad makikita natin ngayon, yung paglalatag ninyo ng inyong linen. And by the way, when it comes to the linen, I would like to just remind each and everyone na kailangan hangkat maaari yung buong paligid ng inyong linen ay mayroon siyang garter. Para whether or not malaki yung size ng gagamitin mo sa stable ay madali nyo ma-fit, no? Katulad po yung sinasabi natin. And then, ano ba yung mga mahalagang napansin natin kanina? Yung pag-warm up, no? Paano kayo mag-warm up? Yun, tinuro na natin yon na may tatlong areas ng pag-warm up, and then may alternate na movement. Hanggat maaari, huwag nyo nang galawin yung batak ng client, huwag nyo nang galawin yung paa ng client, no? Kasi nakafocus lang tayo sa likuran ng ating client. Okay, so tuloy po tayo. And then, pagkatapos ng warm up, of course, yung sanitation, gamit yung ating alcohol, at yung alcohol na yan ay 70% ay superfill alcohol. And then yung gamit ng lubricant, no? The lubricant is yun nga ang ating iminumungkahi during the oral practical examination. Gumamit kayo ng lubricant na ano po, vegetable based, no? Ang laki po ng pagkakaiba ng vegetable based doon sa mineral based na oil. Anyway, ang ating napansin kanina, which we feel na kailangan ma-emphasize, ay yung contact sa client habang naglalagay kayo ng inyong oil. And then pagkabuhos ng oil, rub it quickly, no? Kinakailangan maging ano yan, para uminit yung langis, bumalik po siya kanyang pagkatulog yung langis na yun, and then you evenly spread the oil across the body part ng inyong client. Okay, so yun po yung ano, yun po yung mga areas na sa tingin ko ay dapat nating mabigyan ng pansin. Kaya tulad nung nabanggit po natin kanina na kailangan maging kasanayan po, maging masanay po tayo na paano yun. And by the way, gusto ko din emphasize na habang naglalagay kayo ng lubricant, kailangan sa side ng assessor habang siya ay nanonood, yung gilid na kung saan ay nakaharap sa assessor, kailangan malagyan niyo din ng lubricant para magkaroon ng impression na buong katawan o buong area na kung saan kayo magmamasa ay mayroong kaukulang langis. Okay, and then ayun nga, no, tumuloy na tayo doon sa ating massage proper, and doon tayo medyo tumagal, no. Marami po tayong in-emphasize doon. Halimbawa, pag kayo ay nagmamasay, mahalaga yung body mechanics, yung pagkilos ng inyong buong katawan, para showcasing na ini-enjoy yung pagmamasahe, no? Hindi yung para kang poste ng kuryente, ng Meralco, medyo masagwang tingnan kung nakatayong straight tapos kamay lang gumagalaw. Kailangan yung body mechanics, in-emphasize natin yung body mechanics. And then sumunod doon, yung kamay, no? Habang kayo nagmamasahe, huwag nyo ititikwas, no? Para siyang airport, no? Ang iba, medyo nakatikwas yung mga daliri. Ang sinasabi natin, kailangan yung finger pads ay nakayakap sa skin ng client para talagang san, ano yun, yung kumbaga
eh talagang feel na feel ng client no yung buong sarap ng pagmamasahe. Okay? So, yun yung mga kaunting mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin po, no? Yung of course kasanayan. Importante po 'yon. Mahalatang mahalata agad ng aseso kapag kayo ay sumabak sa examination na hindi po kayo talaga nasanay ng husto, no? Hindi po kayo nagkaroon talaga ng sapat na pagsasanay ng practice. Kasi hindi magsisynchronize yung inyong sinasabi doon sa inyong ginagawa. Tama po ba yun? Okay, so yun po yung ating in-emphasize po dito. And then we went towards the post-massage. Sa post-massage naman, nakita na natin yung kahalagahan ng draping. Ibabalik ulit natin yung draping sa ating client. And then reminding the client na tapos na yung pagmamasahe. Iwasan natin sabihin na 5 minutes or so. Sabihin lang natin na ilang saglit siya magpapahinga. And then i-assess mo siya sa pag yung client sa kanyang pag-upo, yung, and then making sure na properly draped rin siya, no, na napoproteksyonan yung kanyang privacy. And then you proceed in towards the assessment na gagawin mo. And then ang mahalaga is sa tingin ko yung of course the aftercare, kasi yun na yung pinaka closing statement na gagawin mo sa iyong presentation. Hanggang sa i-assess mo na siya sa paglabas ng massage room, and then harapin mo sa assessor, ask permission. Well, of course, i-mention mo kay assessor na nakalabas sa iyong client, and then ililipitin mo na yung mga kagamitan. At this time, huwag nyong i-roll yung towel, but i-square fold nyo lang, lagay nyo sa gamit, and then harap nyo sa assessor, and then by then, magpapaalam ka ng lalabas sa inyong examination room. Kaya, overall naman nakita natin, in spite of everything, no, gusto ko lang i-remind uli ang bawat isa, mahalagang mahalaga na master, na meron kayong mastery yung ginagawa. And then of course yung body mechanics na tulad ng ini-emphasize natin, and then yung lahat na so on and so forth na na-mention natin kanina. Okay? Kaya ang buong grupo, ang buong team po ng ating pong Sultan Kudarat, ay masasabi ko lang is there are three areas na nakita ko napakaganda. Yung number one, nakita ko yung determination na bawat isa na mag-present. No, no matter what, kailangan i-present. Kunting tulak lang yung ginawa natin, and then they were there, no? Talagang ginawa nila. Pangalawa, yung courage, no? It take courage para mag-present, no? Kasi alam mo naman, medyo tayo nasanay tayo minsan na kapag tayo ay napupuna, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng medyo reaction, no? Pero yun nga, tulad ng sinabi natin, nakita natin yung tapang kanina. Okay, nakita natin yung sigasig kanina na mag-present. And lastly, of course, yung element ng humility, no? Nakita ko rin yung kanina, no? Talagang kahit na anong puna, kahit na anong interruption, kahit na anong pag interject natin ng mga dapat gawin, nanatili pa rin yung pagiging humble, no? Yung willingness na matuto, yun yung nakita ko kanina, no? Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang for me, generally napaka-successful po ng ating naganap, no, na ginawa natin na evaluation, all-on practical evaluation dito sa area po ng Sultan Kudarat. At harinawa, magpapatuloy po, no, tulad na banggit natin, hindi po enough na nakapasa na po kayo, tapos sa kasi evaluation, magre-relax na. All the more na pagsimikapan ninyo, kasi there's always what we say, room for improvement. No, laging may ganun, laging may room for improvement, no, kaya pagbutihin nyo, pag-ibayuhin nyo maigi, kasi all the more na pag nakapag-practice kayo ng mas maigi at na kayo ay may sapat na nakasanayan, all the more you will be confident to be able to hurdle. No, may pasan ninyo yung DOH massage licensure examination, particularly doon sa oral and practical aspect ng evaluation. So yun lamang po ang ating yun lang pong ating wrap up for today, yung ating pong ika nga feedback natin sa nangyari kanina. At muli nagpapasalamat tayo sa buong team kanina that were there. Papasalamat tayo sa TMC na talagang inassistihan tayo ng maigi. And we look forward in other areas, pag sumikapan din po ninyo, you try to learn from what we have shared here. And then upang sa ganun ay lalo din kayo mas maging handa at lalo kayo mas maging ika nga natin na masasabi natin na maging worthy yung ating paghanda para sa nalalapit na DOH massage licensure examinations. Well, dyan po nagtatapos yung ating pinaka-wrap up for today sa ating pong
Naganap ka kani-kanina lang na oral and practical evaluation sa Sultan Kudarat area. At sa muli tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa atin at maging yung grupo ng TMC na siyang nagpaunlak sa atin at nag-assist no sa paghanda ng dapat ano ba yun? Yung masarap na pagkain. In-emphasize talaga yung pagkain na ano po. At well, sa lahat, lalo tigit na mga nag-present kanina, at even to those who were not able to do it, okay lang po. Huwag kayong mag-alala. May panahon pa naman po at kayo ay maisama namin, mai-recommend natin sa DOH upang sa gayon ay kayo magkaroon ng pagkakataon na maging licensed massage therapist para sa taong 2023. That will be all for now. God bless!